Morning. So today, we will discuss our new lesson that is about the option dialogue pubs. So, ang magiging task natin is task day 1 and day 2. Okay, so for your day 1, you're going to answer a pre-question. What is a shortcut key? How it is used in computer? Why should be familiarized with AutoCAD interface first before starting working on it? So, bakit kailangan maging familiar tayo sa mga sa buong interface ni AutoCAD bago tayo magsimulang gamitin si AutoCAD? Okay, so yun yung first question. No? Okay, then after that, you're going to have your multiple choice question that is related to your topic. About F keys, yan yung pretest, no. Then also yung model, so that is your pretest for day 1. For day 2, that's the start of your lesson. Your topic is about option dialog box preference. So I have a recorded lesson for this topic. So I will play it so that you will watch it, no? Para, kasi pag diniscuss ko to, nang hindi nyo nakikita kung paano siya ginagamit, ginagawa sa interface ni AutoCAD, hindi natin siya maintindihan. Kasi may mga step na kailangan i-follow, na kailangan i-demonstrate ko para mas maintindihan siya. So, yes, today I'm going to play my recorded video lesson. So let's watch this. Option command. What is an option command? Option command is a customized program setting allow the draftsman to have a full control of AutoCAD environment. Sometimes, may mga ibang draftsman na nakapagsimula ng kanilang AutoCAD journey or computer-aided design journey, pero hindi sa AutoCAD nagsimula. Maaaring nagsimula sila sa ibang software, like yung ibang ino-offer ng AutoCAD, like Fusion 360, Inventor. So baka doon sila nakapagsimula, so iba yung interference, iba rin yung command nila. So by using the option command, you can customize the options and the commands that the AutoCAD have, no? Even the size of the cursor can be changed, no, in these options. So, the option dialog tabs is to open. How to open this the option dialog box? Now, there are two ways to open the option dialog box. Okay, the option one is you simply go to the type command. Just type in OP, then enter. Then the dialog box will appear on the front of the interference. There's another option, option 2. In option 2, sorry. In option 2, you simply right click the interface of the screen of the AutoCAD and automatically click the option dialog, and then it opens the dialog box. Again, just right click the interface of the AutoCAD, then choose option, and the option box will be open. So that's how the option dialog box open in that option 2. Okay, the option dialog tabs. So these are the different tabs that we have in our option dialog. So first one is, you can see here there are files, display, open, save, plot, publish, system, user preference, draft, 3D model, section, and profiles. So we will go into tackle this one by one. So let's start with the file tab. What is file tab? The file tab is probably the most important one for standardizing the environment of your organization.
All files location are defined here, including AutoCAD, templates, plot, styles, sheet, files, and more. So dito, dito natin na naseset up yung mga plot natin, yung what does mean by plot, yung plot size, ano ba, yung plotter nyo, kasi yung iba-ibang plotter, no, iba-iba rin yung size na kaya niyang i-print, no, yung pinaka-maximum paper size na kayang i-print. So dito niya, dito natin maka-customize yon. Even the style, kung medyo medyo mahilig kayo mag-customize about sa lettering, no, mayroon kayong preferred na letter style, no, you can change it here. Even sheet files, no, if you want to change the, by ano, automatic import by PDF, no. Okay, so you have your own template, no, your template settings, you meron kayong preferred na sukat, no. Halimbawa sa atin, we are in our small activity, we need only bond, ano, long bond paper, no, that is 8.5 by 13, no, that's for long. And yun lang kasi yung maximum ng printer natin, wala naman tayong plotter machine. And more, no, those, so log file location, you can customize them every end. That is for files, no, that's for saving files or import or importing files. Next is display tab. In display tab, it will show you the Windows elements. If you want to display the scroll bar drawing window, it will control the Windows element layout like crosshair size, yung display resolution, display performance, and fade control. So, nadito lahat yun. Layout elements, you want to display the model tabs. Gusto mo nakikita yung mga model tabs natin. Pwede mong tanggalin yun kung gusto mo, blanco lang yung interface ng CAD mo. Dito natin pwedeng baguhin yun. Okay, ito yung crosshair, ano, yung crosshair size, no. Okay, let's go to AutoCAD. Tingnan natin. Okay, for example, this is my crosshair size, no. Gusto ko baguhin yung crosshair size ko. Just simply, again, you can click, right-click, then choose option or type OP sa command type. Type command, okay. So, punta ulit tayo sa display. Then dito, meron tayong crosshair size. So, ano ba, I change it into, let's say, okay. So, pakita ko nga pala. No? So, this is, okay. So this is the size of our crosshair. Then, if I change it into, let's say 45, let's see what happened. Okay, yun. So lumaki na yung crosshair natin. So that's how we change the size of our crosshair. Yeah. Ibang drafts mo kasi they prefer it like this. Parang ano na nila to eh. Parang pangsukat na lang rin nila. Parang instant ruler na nasa ibabaw ng ano, ng interface, no. Okay, anyway, let's change it back. Options ulit. Then, balik natin sa 5. No? Yan yung preferred ko kasi. Okay, so that is option 5. Okay, next. May ano pa ba pwede natin baguhin dito? Display resolution. Okay, yan, yung resolution din. Importanteng nakadepende kasi sa ano, sa resolution ng computer niyo kung ano yung preferred ano niya, no. Lalo na yung graphics card ng computer, kung mababa lang yung graphic card ng computer, ibababa natin yung resolution. So, kaso nga lang syempre pangit yung kalalabasan, pero ang target naman natin doon is yung kanyang magandang yung kanyang output, no, yung habang ginatrabaho mo siya, hindi nagahang yung computer mo. Hindi nagbe-breakdown, no? Or nagka-crash. Okay. Ito, if you give you a highlight raster, pan and zoom raster, o ano, OL, ortho line, ano, extension. Okay, so yan, dito nyo lang lahat pwedeng baguhin. Okay.
Next tayo. Open and save. So if you want to change the option for ano, saving files or file safety precaution, gusto mo rin baguhin yung file location, no, kung saan malolocate yung file pag ano, pag inopen, internal preference and object ARX applications, no. So nandito lahat 'yan. So dito meron tayong file save, kung saan pwede mong save, no. Time preview settings, incremental percentage 50%, 'yan. Ito, yan, pwede ito, no. Pag-click yan, allow user to re-edit or current drawing. So, ibig sabihin, pag nag-save ka na, meron kasi pag pinatay nyo yung option na to, pag sinave nyo na, hindi nyo na pwede siyang baguhin kasi nasa option niya siya. Nasa option na ito. So, minsan may mga ganong, ano, yung mga nagsisimula sa AutoCAD, nagugulat sila. Yung tinatrabaho nila kahapon, pagbukas nila kinabukas, hindi na magalaw, hindi na ma-edit. It's because na click to, na turn off yung ano. Okay, ano pa ba? Extension to temporary files, yan. So, ito yung extension, yung nasa dulo ng ano ng files, no. So, okay. Digital signature, information. Ito yung para doon sa ano, no copyright, no. Nilalagyan to ng digital signatures. Anyway, so okay. This is just for saving files. Next is plot and publish. Okay, hindi naman natin, wala kasi naman tayong plotter, no. Pero dito sineset up yung for plotter machine, no. For example, you want to ano ba sabi dito? Controls default plot settings for new drawing, plot files, background processing option, plot publishing, log file, auto publish, general plot options, specify plot, offset, relative, printable areas, edge and paper. So, yan. Dito natin siya ina-adjust. If you want to change in, ano, to Adobe PDF, can be open to Adobe PDF, no? Okay, so dito yung default location of operation. So dito nakalagay sa documents. Ibig sabihin pag save ako ng files doon sa Windows documents, siya lalabas, no, doon siya pupunta. Okay. For publishing or for plotting, yan. So dito binabago siya automatic. Ayan. Ayan, plot stamp settings. So, pwede nyong lagyan ng stamp part, yung inyong gawa. Okay, so that is just only for plot publish. System, ayan, ito ay para doon sa man sa system ng inyong computer. No? Okay, so the graphic performance, automatic check certification update. Okay, so ito, every time na mag-o-open kayo, kung mapapansin nyo, pag lagi may nagpa-pop out na ano, graphic design settings, so ibig sabihin, yung computer nyo hindi kaya talaga si AutoCAD, no? Okay, so pwedeng patayin nyo yung options nyo by clicking this. Patayin nyo lang yung automatically check, no? Para hindi nagdo-double check lagi si CAD sa'yo. Kasi syempre, hindi ka aware na may problema yung computer mo every time na nagbubukas siya, no. So yun. Layout, regent options. So sa akin naka cache mode tab layout, no. Hidden message settings, allow symbol names, yan. May na-click yan para pag nagtuturo ko sa inyo, nakikita niyo lahat mga ano kailangan, no. Access online content when available. Yes, ito meron kasi ng tinatawag na Autodesk 360. So sa Autodesk 360, inon siya browser type rin siyang ano. So pwede tayong mag-save doon ng mga yung inyong mga assets or yung mga projects niyo, na pwede ring ma-open ng iba pang draftsman, no, na AutoCAD
360, no? So Autodesk 360, no? So mabubuksan nila yan. So accessible for ano, internet for available. Ito naman for updates ng mga AutoCAD. Okay. Then next tayo. User preference. Okay. User preference tab is where you can customize the way you right click and define the block editor settings, sets the default scale, list, control, and undo, redo settings. Ito yung ano, babaguhin niya yung right click command. Okay, yung magiging display ng right click command niya pag nag-right click kayo. Yan. Ito rin, dito rin lalabas yung pag, halimbawa, may gusto kang i-edit na image, o a simple shortcut command, hindi na kayo pupunta doon sa command box or type command. Simply by double-clicking it, lalabas na yung window para sa editing. So, double-click nyo lang yun. Ayan, for shortcut menu area, double-click customization. Nandito lahat yun. Ano. Okay. Section scale. Dito naman, nalagay natin kung anong units ang ginagamit natin. For here, ang nakalagay sa akin ay inches, no? But there are times na they change into centimeter. It depends on the project that I made. Kasi ngayon, wala akong project na naka-open ngayon. Kaya ang settings niyan is inches. Pero when I'm open my mga old files na nagawa ko, lahat kasi naka-centimeter. Here kasi, here in Asia, tayo di sa Asia. Ang engineering and architecture natin is naka-metric system. Sa Amerika kasi doon English system, so by feet and kilometers yung ginagamit nila doon. By feet, no, by foot yung ginagamit nila doon. Anyway, display hyperlink cursor, toolpit and shortcut menu, yan. Okay. So, kung ayaw nyong lumabas yung mga hyperlink na yan, just uncheck, no? Display background fields, and okay. Proximity coordinate data entry, keyboard entry, script, okay. Associated dimension, make a dimension associative, undo, redo, control, combine, proper. Okay, block editor, line weight, yan dito pwede natin baguhin yung line weight, yung bigat, yung kapal ng linya, no? And default scale list, ito yung default scale list. Dito naman natin tinitingnan yung scale, no? Ayan, default scale list, yan. So, dito natin, naka 1:1 tayo. Pag sinabi natin 1:1, ito yung exact measurement na ginagamit natin. So, ito lang, binabago lang to tuwing gagawa na tayo ng layout or yung pinaka-paper. So, kung may kailangan baguhin, mas mabilis kasi dito. So, dito, pwede kong baguhin siya in metric. Ito, in metric time siya. Ito yung imperial, na tawag na imperial. Sa English American options, no? So pag metric, okay. So ito na may line weight, no? Makikita natin dito yung kapal ng linya na gagamitin natin, millimeters, ayan, nasa under millimeters tayo. Okay, kung gusto nyo i-adjust siya by manually, so pwede nyo i-adjust siya dyan. Block editors, ayan. So yung mga blocks natin, yan perimeter color, yung grid lines, yung grid natin color blue. So kung may prefer kayong color for the following options, no, or for objects, ito yung pwede natin baguhin yan. So you just click and choose what color you select, or select color. Yan, so lalabas tong option na to, no. Kayo na pipili sa color, then lang yan. Yan. Like click customization, meron dito, if no objects are selected, then right click means repeat last command, shortcut menu, ayan. So dito pa na sa shortcut menu papasok. So that's the use of right click. So we can change into millimeter. So
By centimeters kasi tayo dito, kaya centimeters. And build update, apply. Ayan. Updating lang yan. So, keyboard entry, accept scripts, keyboard entry only. Ayan, so. Okay. Drafting, ayan. Okay. Balik tayo dito. Okay, so next natin is drafting. Ang drafting naman is a tab you can change anything related to drafting. It includes the size of the snap, OSNAP, options, tool settings, etc. Okay. So, dito, nasaan na ba yun? Okay, dito, so, pwede nating baguhin yung colors niya. Yan. So, kung ang, halimbawa, ano ba dito? Crosshair natin. Dito, ang crosshair natin, kulay white. Kung gusto nyo baguhin yung kulay ng crosshair natin, pwede natin kunin ito yellow, going na yellow. Dito, yung camera natin. No? Halimbawa, gusto natin yung view control natin. Baguhin natin yung kulay. You have your restore current element. Yan, so, click nyo lang yun. Halimbawa, naguluhanan na kayo doon sa ginawa nyo, you can restore it automatically by clicking this. Click nyo lang yan, mare-restore na siya. For 3D ano sheet layout, yan. Uh-huh. 2D layout, 3D sheet, 3D projection. So, pwede nyo baguhin yung ano dyan. Command line. So, dito nyo lahat mababago yung options. So, that is only for colors. Dito naman yung snap marker size. Halimbawa, gawa tayo ng square. Gawa tayo ng square. Crosshair ko, hindi ko pa nababago. Okay, change lang natin yung crosshair ko, no? Aha. Balik ulit tayo dito. Crosshair. Display. Nasaan nga pa yan? Ato, display. So, nasa 45 pa rin ako. Balik na tayo sa 5. Then, okay. Para balik sa dati. Okay. So, pag nag-snap kasi ako dito, nasaan ba yun? Ay. So, ito yung box natin. So, pag nag-type tayo ng line, for example, type tayo line. Yan. So, may lalabas na box na square doon. Ngayon, pwede natin baguhin yung size nun. So, halimbawa, options tayo, drafting. So, gusto natin malaki yung ano size, no? So, let's change it like this, then okay tayo. Tingnan natin kung ano mangyayari. Line. So, pag napad doon yun, ang laki na ng box, no? So, nababago yung size ng box niyan. So, options ulit tayo. Escape, options. Then, balik natin sa dati. Tapos dito naman, yan, so ito naman sa mga grip appearance, no? So you can change it to spotlight or web, yan, so balik lang natin sa point, yan. Ito naman yung para sa mga 3D yan, sa 3D grips. Ito naman, tool keep, ano ba ito? Model preference. Ito yung nasa gilid ng copy ano ng so kung gusto natin daw baguhin yung size niya yung transparency niya yung tag dito yung pagiging malabo niya pwede nating baguhin niya. Ito yon yung sinasabi ko no yung sa hindi ito pala sorry. Ito yung drafting tooltip no yung tong preview na to. Dito yung nababago. Sabihin, pag nag-line ka,
So, ito yan. Pag halimbawa, naka-on yung dynamic input nyo, dito lalabas yun, yung sinasabi. Yan, nakita nyo yung mga, yung kulay blue na yan, yung may angle, saka ito, itong nagbabago measurement. Kung gusto nyo rin baguhin niya, kung naliliitan kayo dyan, doon lang raw sa option na yun natin babaguhin siya. Sa drafting option. Dito. Sa drawing tooltip. Yan. So, dito natin siya babaguhin. So, you change lang itong size na ito. So, camera grip. Okay. So, dito na babago yun, ano, binabago natin yan. So, wala pa kasi tayo sa lesson ng 3D eh. Ewan ko lang, no? Kung kaya pa ng aking powers, tuturuan ko ay nag 3D dito. Pero, malamang sa malamang tuturuan ko kayo kasi nakaka-enjoy mag 3D. No? Kahit siguro kayo, no? Pag naiisip nyo, pag nakakagawa na kayo ng 3D, may enjoy rin niya rin yan. Okay, so, next na tayo. 3D modeling tab. Okay, this is for 3D models only. 3D model tabs contains all settings that they related to AutoCAD 3D design. They are settings for navigating in 3D. View cube settings, control, display 3D objects such as AutoCAD solid and surface. So, in AutoCAD, sorry. Options ulit tayo. So, in 3D modeling, we can change the maximum point of cloud points per drawing. Yan. 3D crosshairs. Yan. Dito yan sa X and Y movement niya. Yan. So, bato, display view cube. And so, yan. For 3D animation, no, or 3D modeling, ito yung options na babaguhin natin para doon. Okay. And next. Saan na ba tayo? Ay, ano ba ito? 3D modeling. Ito na. Selection tab, no? Pick box size or grip size, no? Ito yung pick box. Yung pag minumove natin yung object, ito yung nalabas to. So, ibig sabihin, balik tayo sa kay CAD. Ah, okay. So, halimbawa, meron tayong object, tayo circle. Yan. So, pag dadamputin natin to, gusto natin i-move siya, Control M, then move, lalabas yon yung object na yon, yung square na yon. Ibig sabihin, meron kayong dadamputin na yan, ipipick nyo to. Yan. Select object, then enter. Then, yun, move na natin siya. So, ganun po yung, ano, yung pick object, no? So, kung naliliitan kayo, pwede natin baguhin yan by options. Ito natin yon sa section. Baguhin natin siya gito kalaki. Okay. So, pag yan, ang laki na niya, no? Yan, pati yung crosshair natin na bago din. So, pag nag-move tayo, gito na siya kalaki. So, mas kita na natin siya, no? So, namumove na natin yung object ng gusto natin. Kaso nga lang, sa guwanting na, no? Ang laki. Okay. So, balik na lang natin sa dati. Okay. Okay na yan. Oh, grip size naman. Ito yung grip size yung nasa mga gilid ng ano ng square, no. Ano size na ba 'to? Okay na. So, baguhin natin, no. Ay, di, balik pa lang muna sa dati para makita yung difference, no, yung pinakaiba talaga ng dalawa. Okay. So, halimbawa, ito grip nito. Control L natin para mabas yung mga grips. Ah, wala nga pala ng grip. Square nga pala dapat. Yan, yan to. Makita niyo yung kulay blue na yan. Yan yung mga grip, ano niya, ibig sabihin, pwede natin, dito natin, sir, pwedeng i-modify or baguhin, lipat sa mga lugar, no? Doon natin pwedeng hawakan, kaya tinawag siyang grip. Ngayon, kung gusto natin siyang baguhin, options natin ulit. Okay, so baguhin natin siya. Yan, again, ito kalaki. Yan natin kung ano mangyayari. So, pag in-option ko to, yo, ang laki na niya. So, kitang-kita mo kung saan ka mag-grip, no? So, hindi ka na mahihirapan. So, alam mo kung saan may grip yung object. Pero ang pangit nga lang nun, pag marami na ako yung ginagawa, hindi na siya maganda kasi nakakaabala na siyang tingnan. No? Okay, so balik tayo doon kay option. Balik natin sa dati.
selection. Okay. Yan. So, kung gusto natin baguhin yung grip color, nasa inyo yun. Yan. Kung may prefer kayong color, para pag may gumamit ng AutoCAD yung iba, malilito sila bakit ganun ang itsura. Siyempre, tatawa-tawa kayo kasi kayo na nakakaalam nun kasi binago nyo siya. Okay, so dito pwede natin baguhin yung default color ng selection, ano, context tab states, rhythm conceptual. Huwag na natin baguhin yan. Baka maguluhan kayo. Okay, so next tayo. Nasa last ano na yata tayo, last step. Okay, profile tab. No, for the profile tab naman, dito natin babaguhin yung last tab option dialog box, its profile tab. This is basically the conglomeration of the other tabs that everything in those tabs is stored in AutoCAD profile. You can have many AutoCAD profiles as you like, but will mostly probably only need to work with couples. Okay, so dito natin sineset up yung mga importing, export files natin. So, ano lang to? More in import and export filing na saka editing na lang ng ano, options. Ayun. So, yun lang yun, yung option dialog box. Huwag nyo gagalawin to. Sabi ko sa inyo, huwag nyo gagalawin to kasi malilito lang kayo. Kasi pag nasa gitna tayo ng lesson at binago nyo to, pag nagsabi ako ng ano ba, drawing ano, drawing file, DW ano yan, DWG, so DWG file yon. So pag binago nyo, baka hindi DWG, so magkakalituhan tayo dito. So wag niyong babaguhin to, wag niyong babaguhin. Okay, so yan lang yan. Okay, ngayon naman medyo maglaro tayo ng konti, no? Kasi lahat kasi ng AutoCAD na pumasok ng 2015 ay nagkaroon na ng black interference. So, may mga kilala, ay hindi pa rin pala napapaltan to. Kaya palta muna natin sa guwanting nan. Okay, balikan natin. So, balik natin size nito dati. Okay, ayan na. Ayan natin kung nagawa natin. Okay, so. So, yan, katulad nga sinabi ko, black yung interference na to, no? Bakit black? Kasi, kaya nagkaroon ng black na interference is pag ang daming draftsman na matagal na nagtatrabaho, nakatitig sa AutoCAD, yung unang AutoCAD nito, white, so masakit sa mata. Ngayon, paano natin siya may babalik doon sa dating interference niya, no? White. So, balik ulit tayo sa options. Then, tuta tayo sa display. So, makikita natin dito, yan, Windows Elements, dito sa may baba, Colors. Mag-click nga yan, puta tayo sa dito, to 2D Model Space, Uniform Background, yun, tinutukoy natin yung background natin. Tapos, nakalagay dito kasi is black. Ngayon, kung gusto natin gawin siyang white, so, click natin to. Actually, hindi lang white ang pwede natin gawin dito. Pwede rin natin gawin siya sa ibang kulay. Pero ngayon, gawin lang natin siyang white. So, pag-click natin ng white, magpakita nyo, ito yung example preview niya. So, apply natin. Pag-click natin apply choose, ayun, makikita natin na nasa white na interference na tayo. So, pag nag-drawing na kayo, reverse na yan, kabaliktaran na yan. Kung yung dati natin is, kailangan, off natin to. So, yung dati nating white na line, magiging black na line na siya. Yan. So, ganun naman yung magiging itsura niya. Para naka-grid line na white siya. So, ganun lang po yun. Okay. So, paano natin ibabalik siya? So, meron another way to find the option box without clicking right-click or typing OP sa command. Meron siya dito sa ating menu bar dito. Yan. Punta kayo sa baba, makikita nyo options. Yan. Pag-click nyo doon, balik tayo sa display, go tayo sa colors, then 2D space, uniform background,
then color, then type black, then apply choose. So ganyan po tayo magpalit ng interface ng ating background. So yan po ang ating lesson for today. And so that's the end of our video lesson. Now let's go to our activity. Okay, that is part of the day 2. So you can see here that in activity 6, changing window color. So here, ang purpose dito, the direction is to change the window color from white to black. So ang gagawin natin daw, what is the option command that we're going to do to order to change the color of your interface from white to black interface. So ganun raw gagawin natin. So dito gagawin niyo raw siya into a chart. Anong ibig sabihin noon? Pag chart, ibig sabihin meron tong step by step ano. So ano yung unang i-click natin? So alin diyan sa mga ano na to? Ayan, drop down na to, ang unang i-click natin. Ayan. Tapos pagsusunod-sunod rin niya siya from top to bottom. So ibig sabihin from white screen to the black screen. Paano patababa doon? So alin yung sunod-sunod na gagawin natin? If you really watch the video, no, the video lesson, na doon pinakita ko yung step by step kung paano gagawin. Okay? So and the last part is here. Using the option dialog box, enumerate the 4 steps on how to change the size of the crosshair from smaller to bigger scale. Write your answer after each number. So, paano raw natin mapapalaki yung crosshair? Ito yung crosshair. Mula raw sa ganito, itong maliit, hanggang sa lumaki yung mapapalaki natin yung crosshair. Ano yung step by step na gagawin natin para mapalaki natin siya? So, yun. Ilalagay niyo lang yung pagkakasunod-sunod para dito. Yung step by step. So, that's all for your day 1 and day 2. Then, tomorrow, I will give you your day 3 activity. This is a selection method. So, that's all for today, and good luck.